Good evening mga idol, ah. Nandito tayo sa may Kongs, kakain tayo ng kaputang kasama natin yung ating mga bumisita sila, Mayat at saka si Ernie. Dito tayo, dito sa Kongs, medyo masasarap kasi dito mga mga katulad ng sweet and sour ganon, pancit canton. Pero ang in-order ko ngayon dito, patatim. Kasi yung patatim kasi medyo, ito yung pinaka special nila ito sa Kongs. Ano to, parang Chinese restaurant to. Matagal na to. Hindi pa yata pinapanganak. Andi dito na to. So, check natin yung lagi natin yung order dito ng patatim. So, pagkaraniwan lang naman lahat ng pagkain nyo, makikita nyo. Ang medyo gusto ko dito yung... So, isa sa masarap din dito yung puyong. Yeah. Ayan, nakikita naman natin nyo to. Paano itong lutuin eh, diba? Yung cabbage tsaka itlog lang naman tapos may konting kung ano nilagay, tapos itong kanilang club sandwich. Yan, ito yung kainin natin tsaka mapak na lang tayo ng kwan ng patatim. Yan ang okay dito. Ito yung sweet and sour nilang pork, siyempre ayun Shanghai, ayun yung point yun. So ang pinaka-the best dito talaga patatin. At ang paborito kong parte sa pata, yung pinaka-kuko. Yun ang gustong-gusto ko, pinaka-kuko. So, wawasakin natin yung kukunin natin yung kuko nun. Pero dito muna tayo, kakain muna tayo ng sandwich. Medyo meron na tayong iilagang mga pagkain eh. So, yung mga okay na pagkain pa lang sa atin. Kahit naman na ano eh, kahit anong orderin ninyo sa restaurant, alam dyan naman na yung kakainin nyo eh. Konti lang. Kahit rich yun, basta tumikim lang kayo. Tapos magbalot na lang kayo. Doon yung tirahin sa bahay. Ganun. Parang, ayun yung puyong na yan. Yan, masarap yan. Yan. So, cabbage sa gusto ng shame. May kita niyan sa YouTube eh. Kung paano iluto. Just search na lang siya. Kasi masarap siyang almusal. Yan. Siyempre, yung mga ibang luto pa. So, kain muna kami. Galit-galit muna tayo. Nanood na lang kayo. So, ito, Kongs Restaurant to sa Olongapo City, Magsaysay Drive. So, pinakalumang, pinakamatagal, pinakakilalang-kilalang restaurant dito sa Olongapo, Kongs. Yan. So, malalaki yung mga table nila dito kahit na ilang kayo sa pamilya nyo, kasya, at saka yung mga style ng way ng table katulad ito. Parang sa Chinese style siya, diba? Yan, umiikot yung table. Ganito yung mga table dito. Malalaki. Siyempre, alam mo, Chinese, malalaki yung pamilya niyan. So, galit-galit muna, kain muna kami. So ito yung pinakamasasarap na parte na gusto ko. Medyo ano tawag ito? Binigyan tayo ng isang kapiraso. Medyo hindi tayo gaano kumakain ng mga taba. Kaya ang pinipili ko lang dito yung litid tsaka yung laman. Yan. So ito yung kung mapansin nyo kasi nilalagay nila rito yung dark soy sauce. Yung may itim na toyo na pag nilagay kala mo maalat siya. Dahil masyado siyang maitim. Pero hindi siya maalat. So, yung meron sila ibang-ibang klaseng, alam nyo, ang Chinese maraming klaseng mga soy
mga toyo. Tapos eh, meron silang light, dark, kung ano-ano tayo, isang klase lang toyo na, na kilala natin, Marakapinya tsaka soy, ano to? Soy sauce pa yun? Ngayon may dato pa din eh. Soy sauce. Pagkapos namin kumain, punta naman kami dito sa ano, sa coffee shop. So, sa coffee shop kasi, masarap mag-coffee shop kapag mag-coffee kapag pagkatapos kain. So, andi dito kami sa... So, kasi itong, ano, itong coffee shop na to, no, halos katabi lang ng, ano, ng Kongs, itong Aroma Cafe. So, dito kami, pagkatapos namin gumain doon, so, jamming-jamming yun, kwentuhan kami dito sa coffee shop. Okay, dito, medyo malaki to eh. Malaking shop to, kaya dito namin napili ang in-order. Ang kinuha ko, iced tea na lang para medyo madaling matunaw kung ano man ang kinain natin. Kasi, kumisan eh, ang sarap kumain eh, pero pagtapos mong kumain, parang nagsisisi ka na kumain ka dahil busog-busog ka. Ayun, ganun talaga yun. So, ayun, mag-tea tayo para madaling mawala yung kinain natin, matunaw. Kailangan natin lemon. So, check natin yung pinakalugar. So, lahat ng coffee yata na dito. Lahat ng klaseng coffee. Siyempre, coffee shop to eh. So, ulit, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe nyo kami. Subscribe nyo ako. Like, share, comment. Thank you!